walang tamang advice at walang maling advice. Depende kung anong gusto mo sa buhay mo. Hindi lahat ng alam mong totoo is totoo. Totoo yun. Hi classmate, nandito tayo sa last, sa wakas. Matatapos sa trabaho ko bago ako bumalik ng Manila. Ito na po ang aming mentoring number 6. Kaya simulan natin tanungin, sino mauna magtanong? Si Che. Yes, question ko up, paano mo na maintain up yung positive mindset or yung resilient mindset despite ng maraming setbacks and challenges? Paano ko na maintain yung pagiging positive ko regardless maraming nangyayari? Ako parang, kasi ako engineering student ako. Computer engineer course ko. Sanay ako, nabibigyan ka ng problem. Pagkabigyan ng problem, mag-isip ka na ng solusyon. Ngayon, dulo, gusto ko magkaroon ng positive life. Okay. Kung marami akong problema at magiging negative ako, masosolve ko problema ko. Hindi. Hindi. Ngayon, kung hindi ko masosold, ang buhay ko ba magiging positive o negative? Negative. Since negative, ekes na siya. Balik tayo lang sa simula. Kung marami akong problema, magiging positive ang outlook ko doon, pwede ba ako mag-isip ng solusyon para masolusyonan yon? Yes. Pag nag-isip ako ng solusyon para masolusyonan yon, posible ba magiging positive yung life ko? Yes. Ano ang goal ko? Positive, negative? Positive. And then, yun ang reason. Kumbaga wala akong masyadong malalim na dapat na rason bakit kailangan ganun kalinga. Dulo, gusto ko maging positive ang buhay ko, kaya gagawin ko yung lahat ng dapat ginagawa ng isang tao na magiging positive ang buhay. Yes. May follow through ka ba? Happy up. Okay. So, ganun lang up lagi yung, positive. Wala ka naman choice, ganun talaga lagi. tulungan mo ako. Sige, ikaw mag-reason out. Example, ikaw yung negative. Sige, laruin natin to. Sige. Example, ikaw yung negative. Sige, kontrahin. Ikaw yung maging devil's advocate. Kontrahin mo ako. Paano pag-contra? Kontrahin mo na parang i-prove mo na mali yung pananaw ko or hindi tama. Or ipatunayin mo kung ano yung hindi naman kaya yan upline kasi mahirap yan. Hindi yan posible. Parang ganun. Isipin mo yung anong pwedeng pang-contra. Kasi halimbawa, naging positive na, di ba? Pero syempre may mga emotions na nagtitrigger. Mm-hmm. So parang kahit gustuhin mong maging positive, parang dahil... Yung word mo na kahit gustuhin mong maging positive, gumawa ka na ng statement. Statement na kailangan mo nang i-prove na tama ka. Since ang sabi mo, kahit gumawa, wala nang pupuntahan kasi naglagay ka na ng isang truth . Kaya balik tayo dun. Ano ba yung trigger na sinasabi mo na parang hindi nagpapatuloy sa isang tao para maging positive? Yung emotions, parang pag-handle ng emotions. Anong klaseng emotion? Like, yung kaba, yung takot, diba? Yung kaba at takot, hindi ba siya na-overcome? Na-overcome? Then hindi siya negative, kasi kaya mo pala siyang i-overcome. Paano i-empower yung ganong klaseng emotions? I-empower mo yung negative, yung kaba? I mean, lagpasan, para at least hindi mo na siya maramdaman. Magbigay ka ng specific na situation na natatakot ka or kinakabahan ka? For example, confrontation, negotiation, gano'n. Mm-hmm. Kinakabahan kasi isang bagay kasi hindi mo alam yung gagawin mo step by step. Pero pag alam mo na yung gagawin mo step by step, nababawasan yung kaba. Hindi pa naman totally nawawala. Pero pag paulit-ulit mo siyang ginagawa, nawawala yung kaba. Yes. In short, you need to ma-expose face it. Ngayon, kung hindi mo kaya, hanap ka backup. For a while. Hanap mong backup. Ito, magaling. Sa confrontation, tara, samahan mo ako, tulungan mo ako. Mm-mm.
magsasalita ka. Pag hindi mo na kaya, pare, ikaw na bahala. Hanggang dudulo ka kung saan hanggang kaya mo. Hanggang pagdating ng oras, kahit kasama mo siya, hindi na siya nagsasalita. Ikaw na lahat gumagawa. Pagdating ng oras, pare, huwag ka nang sumama. Kaya ko na to. Yun. Lahat ng first time, nakakaba. Ulit-ulitin mo, yes. Mawawala yung kaba. Yun lang yun. Ah, sige, ano pa yung trigger mong neg? Yun lang naman. O di, nasolve natin yung problema mo. Kailangan lang ng for a while back up. Kasi kailangan mo lang na, yan. Kailangan lang ng ano, for a while back up. Kasi wala yung pinagkaiba sa, bakit maraming tao, especially sa Manila, gusto ma-feel yung pagiging mayaman, pero hindi pumunta sa hotel. Kung technically, wala naman bayad ang hotel. Mm-mm. Bakit? Yung mga mayayaman. Hindi, yung mga taong gustong maka-experience ng buhay mayaman, akala nila kailangan mo ng pera. Oo. Pwede mo naman maranasan yung buhay ng mayaman nang wala kang ginagastos. Natatakot kasi first time. Eh kung may kasama kang nakapunta na doon. Malakas na yung loob. In fact, yun lang din yan. Isipin mo yung lugar, palitan mo ng confrontation. Yung lugar ng confrontation, since hindi ka sanay, kakabahan ka. Magsama ka ng isang tao na sanay na doon. Hindi yung kaba mo, medyo mababawasan. Ang backup mo siya. Di doon mo pa ulit, hanggang pagdating ng oras, yung bawas, hanggang mawawala. Yung takot, mapapalitan siya ng confidence. Yes. Yung confidence, paakit ng paakit, hanggang pagdating ng oras, hindi ka na kinakaba. Yes, yun ako. Shoot. Sinong sunod? Sige. Nasipa ako ng ano. Ba't parang dumadami yung alak ko? Hindi ko naman... Yung yellow ba yun? Lumalakas yung tama. Sige, shoot. Yes, press. May tanong po ako, press. Hmm. Sa panahon po ngayon, since ang dami pong mga opportunity na nasa labas or kahit sa internal na papasokin, ano po yung... Paano po ang tamang pagpili ng tamang career na papasukin po natin? Wala naman kasi talagang tama at mali. Depende kasi kung ano ang gusto mo sa buhay mo. Example, kahit naman mag-work ka, maging empleyado ka, if you're happy sa pagiging empleyado, din tama yun eh. Kung gusto mo naman yumaman, ang pinaka dapat mong gawin, syempre yung may tinatawag kang leverage. Kasi even malaki ang kita mo, pero pag nag-stop ang kita mo, wala ka ng kita, hindi ka dyan yayaman. Ang tamang pagyaman, yung kahit tulog ka, kumikita ka. Ngayon, ano yung mga opportunity yon? Kaya ang dami naman, parang food. Eh, bakit yan ang in-order mo? Bakit hindi ganito? Bakit hindi ka nag-ramen? Ang tanongin kita, bakit hindi ramen in-order mo? Mas gusto ko yung ganito. Oh, in short, ikaw naman, bakit ramen in-order mo? Masarap. Diba? Ikaw gusto mo to, siya masarap. Pero hindi naman ibig sabihin gusto mo to, hindi to masarap. Mm. Kaya nga ito gusto mo kasi ito yung masarap, yes, para sa'yo. Mm. Para ganun din ang opportunity. Iba-ibang sarap naman yan sa kada tao. Kaya nga para sa akin, ang pinakaano dyan, huwag mo isipin sila, isipin mo sarili mo. Pero ang pinakamagandang advice ko dyan, if you are confused kung ano ang gusto mo sa buhay mo, unahin mo muna yumaman. Para pag mayaman ka na, saka ka na mag-isip mo anong gusto mo. Mas madali, mas malawak yung choices mo. Kasi even ako dati, hindi ko rin naman talaga alam, basta gusto ko lang yumaman. Nung nakita ko ang network na ito yung pinaka pwede akong yumaman, pinaka bagay sa personality ko kasi parang nagbabantay na ako tindahan namin, elementary pa lang ako. Manon, may cable kami dun, kaya tonto ako nun lagi sa bahay kasi may cable kami. Sa dati, hindi pa uso yung kada bahay, may cable. Yung tindahan namin, may cable. Yun ang nagpapa-excite sa akin. Pupunta ako dun, kaya lang pare, simula alas 8 hanggang alas 5, nandun ka nakatunganga. Di ba, nakaupo ka lang, nanonood ka ng TV, magkukuha ka ng bayad, magpapalit. Sabi ko, ayoko ng ganitong buhay. Oo nga, kumikita kami ng malaki, pero ayoko, ang boring. Tapos, di ba, typical Chinese. Ano ang Chinese? Gusto lang dumami ng dumami ang pera, hindi naman ini-enjoy. Di ba, kaya si Papa dati, ang suit laging damit, yung mga libre ng mga... Ano tawag yung mga libre sa PIDS? O yung mga nakasulat ng pink color puti? Yun ang gusto lagi ni Papa. Kasi typical na mentality ng Chinese. Bakit ako magsusot ng mamahalin na damit? Eh, okay naman to. Kaya lang sabi ko, gusto kong yumaman na nag-i-enjoy. Ayoko naman na nagtatrabaho ka, nagsusumikap ka, kikita ka ng pera, tapos ang mag-i-enjoy yung next generation. Eh, pinahirapan ko pa sarili ko, di ba? Kaya sabi ko, yung gusto kong gitna na... I want to be rich, pero nag-i-enjoy at masaya. Doon ko nakita ang network. Kaya pinili ko ang networking kasi isipin mong ganito, ang tawag dito, trabaho.
ay sa ibang tao ang tawag dito gastos. Di ba, umiinom ako, nag-i-enjoy tayo dito. Sa iba, ano to, event, occasion, or gastos. Sa atin trabaho. Kaya, nagustuhan ko ang networking for the simple reason, isipin mo, ang dami ko ng countries na napuntahan. Tapos, ang dami ko ng naranasan sa buhay ko. And yet, kumita pa rin ako ng malaki. Kaya, yun ang nagustuhan ko sa network. Kaya, depende kung ano gusto mo sa buhay mo. Basta ako, ayoko ng matali. At least, pag naboboring ako dati sa Bicol, punta ako ng Cebu. Pag naboboring Cebu, punta ako Manila. Pag naboboring Manila, punta ako ng Davao. Pag naboboring, punta naman ako ng ibang bansa. Meron nga ako nun dati, hindi ko makalimutan. Every day, one whole month, ibang lugar. Grabe lang, hindi ko yun maano. Nag Davao, nag Iloilo, nag Bacolod, nag Hong Kong, bumalik ng Pilipinas, nag UAE, nag iba-ibang ano, grabe sabi. May isa nga dating foreigner nag-comment eh. What kind of schedule is that? Parang hindi siya makapaniwala na ganun. Pero yun talaga yun eh. Kaya ako nag-i-enjoy ng sa network. Kaya ano yun, pare, customize palagi ang decision makings. Every person is a unique individual. Iba-iba yung gusto natin. Kaya kung ano yung trip mo, tingin mo yun ang mga kumo, then go for it. Walang tamang advice at walang maling advice. Depende kung anong gusto mo sa buhay mo. Kaya pa-press yung follow-up ko lang din po ito kasi yung mga may mga kasing mga tao din kasi or kasama natin ang choice nila talaga para daw magiging successful ay yung pagiging OFW or pagiging traditional business. So ano po yung magiging advice mo doon? Eh kung tingin nilang tama naman yun, i-right nila yun. Kumbaga parang yung kaninang advice ko nang nandun tayo, kung tingin mo napapalapit ka sa goal mo dahil sa decision mo, then go for it. Pero kung yung decision mo, lumalayo ka sa goal mo, eh then you need to make an adjustment. Yun. Thank you po, Pres. Sige. In connection doon up sa ano questions niya, like dito sa Pilipinas, ang dami namang pwedeng opportunity talaga na kumita ng malaki. But the question is, bakit ang dami pa rin Pilipino talagang gustong mga ibang bansa? It's because culture. Na bata pa lang, pero probably yung next generation natin, tapos yung mga anak natin, they will have a different mindset na eh. Yung mga old school, ganun pang decision kasi di ba anong laging advice? Di ba anak, mag-aaral ka ng mabuti, pag-graduate, maghanap ka ng magandang trabaho. At ang magandang trabaho kadalasan, ibang bansa. Kasi kahit pa paano, malalaki ang sweldo. Tapos yung influence ng thinking, na, kasi syempre, yung mga kapatid naman natin ng OFW, hindi naman kinukwento lahat. Di ba? Kaya nga ang challenge ko, may kamag-anak ba kayong OFW? Yes po, madami. Oh, nakita niyo? Oh, dating OFW? Yes po. Oh, pinupost niyo ba yung tiniterhan niyo? Question, bakit? Struggle. Ah, di ba? Kumaga dulo, ang pinupost niyo yung magaganda. At ang binabalita niyo, being Filipino, ibabalita mo lagi yung mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas, yung magaganda. Yung struggles mo, yung iyak mo mag-isa, yung homesick mo, yung pinapagaling mo sarili mo, hindi na natin kinukwento yon. Being sobrang soft-hearted ng Filipino eh, na with, di ba parang typical ugali, sinauna ha, may bisita ka, sa bahay mo makitulog, yung master bedroom aalis kayo. Papatulogin niya. Di ba? That is being Filipino. Kumbaga, ganun tayo kabait eh. Ganun tayo kagrabing hospitable. Kaya ang point ko, yun ang reason bakit marami. Kasi akala nila sobrang ganda ng buhay pag nasa. Pero yung ito, anong country ka? Thailand. Ikaw? Saudi Arabia. Oh, ito, Europe. Mas malala minsan ang European kasi ang tawag sa atin, brown monkey. Kumbaga ang European, they're thinking na sila ang pinaka-above sa buong race ng humanity. Kasi 'di ba kaya nga ang ano tawag niya? Figurine ba 'yan? Yung nilalagyan ng damit, sorry, ang tawag niya? Manikin. I love you. Tama naman. Tama ka naman. Nilalagyan ng damit, cabinet nga naman. Yung manikin, it is a shape ng European body. Kaya parang yun ang sexy sa atin eh, kasi yun ang naging ano. In short, mababa ang tingin nila sa atin. Kaya ang mga OFW sa Europe, malala ang pinagdadaanan. Minsan, mas masarap pa yung kinakain ng alagang aso kesa sa katulong. Ano bang term sa inyo pag ano,
katulong or hindi ko alam yung term eh. Ano yan? Ragatsa o ragatso. Yun ang tawag. Yun ang parang katulong. Mm-hmm. O parang in short, mababa ang tingin sa yung tira minsan yung napapakain. Di ba kaya, yun yung bottom line sa akin na how I wish makita ng Pilipino anong totoong pag sa ibang bansa. Kaya, di ba sa atin kasi dito sa Pilipinas, pag kulang ang first job, reklamo na. Sa ibang bansa, pag kulang first job, second job, third job, papatayin mo sarili mo sa trabaho kasi gusto mong takpan yung lungkot eh. Kumbaga, you're just going to work and work and work para hindi makita yung sakit, yung pain na nararamdaman. Inaano mo eh, minamas. Kaya yun yung sa akin na sana mabago. Mabago. And I do believe nababago kasi yung next, yung Gen Z ngayon, gusto nila lahat mag-business na eh. Kaya ako, actually, yun ang tinitingnan ko bakit ako nagbablog. Kasi magmamature din ang mga SOCMED na mga tao. Ano ba tawag sa ganyan? Netizen. Magmamature yung netizen natin na magsasawa din sila sa mga pranks, sa mga walang kakwenta-kwenta, mga chismis. Magsasawa din sila pagdating ng oras. And ako, I'm offering something na hindi pa ino-offer ng majority. Kumbaga, I'm being authentic. Sinasabi ko yung totoo, inaano ko yung kung anong nararamdaman ko. And para sa akin, yun yung gusto ko makadagdag ng motive. Sabi ko nga to sa isang vlog ko na gusto ko ako yung maging online na kaibigan mo. Na kung hindi ka man swerte na may kaibigan kang ganito mag-advise, at least ako, I can extend my knowledge sa ganito. Even personal, hindi man tayo nagkikita, hindi man tayo personally magkakilala. At least nakakarinig ka ng ganito na pwedeng lumakas ulit loob mo. Kasi what if minalas ka? Na yung lahat ng circles mo, puro mali yung mga paniniwala sa mundo. Di pati ikaw feeling mo, mali ka na rin. At least meron isang classmate na biglang, oo nga, no, agad. Kasi minsan, isang word nga lang eh. Nagpapabago na ng mundo ng isang tao, di ba? Eh, what more tong vlogs na ginagawa? Kaya, yun ang masasagot ko, Aubrey, na bakit ang daming gusto? Because of the culture na we are thinking na ang Pilipino kailangan mangamuhan sa ibang bansa. Pero honestly, we are a very great nation. We are just being colonized and manipulated na ito lang tayo, ito lang kaya natin. Pero hindi. Kumbaga, nagbabago na rin naman, sabi nga, shifting ng mundo ngayon. Nagbabago na ang dami nang lumalabas. Kaya naging controversial to na, baka maging controversial naman to, pero bahala na lang. Na yung figure ni Jesus Christ, hindi yan ang totoo. Kaya ako nasabi siyang black, kasi black talaga siya. Ginawa siya ni Leonardo da Vinci, kung tama pagkakarecall ko, yung parang naging karelasyon, kasi Leonardo da Vinci, hindi siya straight na lalaki. Yung mga nabasa ko. Na yung nakarelasyon niya parang king, gusto na yung figure ni Jesus Christ, ihalin tulad sa mukha niya. Kaya parang may ganun, ang daming iba't ibang, ano tawag niyan, iba't ibang version na nangyayari ngayon na lumalabas. Kasi alam naman natin lahat, even the birthday of Jesus Christ, hindi naman talaga December of 25. Decision niya ng Catholic na ilagay sa 25, December 25, yung celebration. Kaya ang daming nakalakihan natin, parang naniwala ka ba kay Santa Claus? Hindi ka naniwala malang nung bata ka? Walang gift. Ang talino mo naman. Ikaw, naniwala ka? Yes po, yes. Ako, naniwala ako kasi naglalagay pa kami ng sako sa labas ng bintana. Oo, tapos pagising mo ay regalo na. Galing pala sa parents. Oo, meron na yung medyo lumalaki. Nahuli ko yung mama ko, dahan-dahan gumaganon. Siya pala yung, siguro mga after ilang taon. Pero we tend to believe that Santa Claus is true. Pero actually hindi. Kaya nga, ang question, ano pa yung maraming nakalakihan natin until now na hindi pala totoo? Hindi ko alam. At ayaw ko rin sabihin. Bahala kayo mag-research, classmate. Kaya para sa akin, question ba? May tanong ba? Bago ko saraduhin tong ano natin? Na vlog. As you mentioned earlier, yung parang yung truth, di ba? Mm. Ikaw personally, kasi ako parang may ganito akong paniniwala po na hindi lahat ng alam mong totoo ay totoo. Ikaw po, anong point of view mo if it's anong point of view mo doon na hindi lahat ng alam mong totoo is totoo? Totoo yun. Kumbaga, hindi ko naman ma-access eh. Sabi nga nila, may tinatawag Akashic. Naalala mo yun? Akashic Collection. Akashic Files ata. Yung parang memory ng lahat ng memory ng humanity.
Hindi naman ako nakaka-access doon. Hindi ko naman tinatrabaho kasi actually meron ako isang friend na siya yung katiwala sa Victoria Court. Ay, kung alam niyo yung Victoria Court, siya yung katiwala, siya yung nag-hire para siyang HR. And nag-hire siya based kung ano ang birthday mo at anong oras ka pinanganak. Alam niya, anong oras ka pinanganak, anong oras birthday mo, ito ka, dito kayo tayihar. Ganun sila. Kasi sabi niya, merong, may horoscope ng horoscope. Di ba? Alam lang natin horoscope, kung Capricorn ka, Capricorn ka. Pero magkakaibang horoscope natin, depende kung love life, career, magkakaiba yun, hindi pare-pareho. Kasi ang alam lang natin yung pinaka-general. In-explain sa akin, binigyan ko mga libro. Para maintindihan, kumbaga, pag binigay mo sa akin kung anong oras ka pinanganak, mas kilala pa kita kaysa sa kilala mo sarili mo. Pero hindi ko binasa yun. Tanong niya ako bakit. For what reason? Ang boring ng buhay. Subukan mo manood ng pelikula na kinento ko na sa'yo mangyayari. Kumbaga, I have an access to do that. Kaya gusto ko lang mild lang na information. Ayoko ng buo. Kumbaga, parang hindi na ako mag-enjoy na buhay ako dito kung lahat alam mo na yung literal na mangyayari. Kaya yun ang sagot ko yung sa truth. Kahit anong truth, basta ang importante, masaya naman ako, nakakain ako ng okay na ako doon. Kung ano man paniniwala mong truth, yung truth mo, mali yung truth ko, okay lang yan. Truth mo naman yun eh. Basta ang importante, sabi ko nga, masaya. Kumbaga, I will respect the belief ng bawat isa kasi magkakaiba eh. Hindi mo pwedeng i-contradict sabihan mo ang isda na meron pang land. Parang, maniniwala ba ako? Bumuhay ko, nabuhay lang ako dito. Yung palaka na nabuhay sa loob ng well, sa baba, sasabihin mong na may iba pang mundo, hindi rin maniniwala eh. Kaya may sabi ko nga lagi, may mundo sa loob ng mundo na napakaraming mundo. Kaya hindi natin actually kailangan mag-away-away kung anong paniniwala mo. Kung masaya ka dyan, trip mo yan. Di sige, tama ka. Huwag mo nalang pakialaman yung mundo ng ibang mundo. Yan na lang. Ano ba? Last question. Sige. Last question. Na as you mentioned kanina, yung horoscope, ayan, personal question. Ikaw po ba personally, at some point, naniniwala ka na sa horoscope or naniniwala ka pa rin sa horoscope? Naniniwala ako ng gusto kong paniwalaan. Pag pangit ang horoscope, hindi ko papaniwalaan. Okay, sinabi niyang malas ako. Ikaw yan, mahala ka. Hindi, kumbaga, I don't want other people to dictate my life. Kumbaga, para sa akin, kung sinabi mong hindi yan maganda, mag-extra careful na lang ako, pero lalo kong gagalingan, parang gano'n. Kumbaga, ginagawa ko siya, pero dati lang naman nagbabasa ng horoscope nung may newspaper pa sa bahay. Yun lang naman binabasa ko sa newspaper eh, horoscope, tas yung comics. Yun lang naman dalawang yung binabasa ko. Kaya, right now, hindi, kumbaga, para sa akin, ako na yung nag-dedictate talaga ng life ko. May mga times na pagkagising ko ng malas. Yung alam mo yung ramdam pagkagising ko, parang ang bigat naman ito. Parang lahat ng kamalasan mangyayari. Alam mo gagawin ko? Ano po? Matutulog ulit. Pagkatulog ko, alam akong 20 minutes, tulog ko. Pag alarm, tapos na yung malas. Kahapon yung malas, natulog na. Kaya, kumbaga, I always work out my life to be the perfect day na gusto. Thank you. Okay. Kaya classmate, dito na po kami. And bye.